Hello again guys, good day. This is Tito Manong TV, and for now yung gagawin natin isang reaction at saka commentary sa isang video ng physical therapy treating a patient. Yung ginagawa niya dito is tinuturuan niyang maglakad ulit. So let's start with our video. Okay, now we're gonna walk straight back to your chair. Right, tighten, bring your right foot out a little. Okay, yung ginagamit nila dito, actually first time kong nakita na ginagamit ito sa isang rehab or isang rehab session. Parang cart ng supermarket na nilagyan ng weights sa loob. Yung weights, ang purpose nun is to balance the body or the push ng patient. Kasi pag walang weights, pag ma-push niya, pwedeng, anong tawag doon? Kung sa Bisaya, matuwang. Yung hindi ko lang alam sa Tagalog. Kasi yung cart, nag-a-act as guide, tsaka pang-balance na rin, para siyang mas stable na cane, kumbaga. Sa rehab naman, nagpa-practice ng patient ng walking, or ang tawag namin is ambulation, sa parallel bars. Okay, parallel bars yung may dalawang tubo, tapos it's either nasa loob or labas ang physical therapist na nag-i-aid or nag-treat ng patient. Pero okay din to. Kasi yung purpose nila is walking. May wheels kasi hindi masyadong mahirap yung hindi masyadong mahihirapan yung patient sa pag-move forward kasi naka-wheels na. Okay. Sorry. Yung paa niya, merong heel support. Heel support bang tawag dito? Kasi, yung paa natin, merong tinatawag na plantar flexion tsaka dorsiflexion. Pag once yung paa natin magli-lift sa ground, dapat after ng plantar flexion, kasi itutulak niya yung pataas eh, dapat merong dorsiflexion. Yung dorsiflexion, siya yung nagbibigay way para yung paa natin ma-separate talaga sa lupa. Kaya lang sa mga stroke patient, hindi masyadong magagawa yun ng paa kasi stroke, merong weakness. Ginagawa nila dito, yun na remember ko na, dorsiflexion assist ang tawag doon. Yeah. Nilalagyan ng bandage dito yung paa, tapos pinupush konti, tapos tinatali dito. Ito yung tali. Para pag lift ng paa, hindi siya sasayad sa lupa to avoid accidents and further injury sa mga patient. Ready on top, and I'm gonna just work on your right leg. Tap. Very nice. That was better. Okay. Okay. Bring it back up to the floor. Okay. Siguro ang iniisip mo, bakit yung normal leg niya ang pina-step up dito sa stool or sa box? Okay. Ang purpose niya, para magkaroon ng pressure dito sa paa. Weight bearing, kumbaga. Parang yung ano eh, parang magbibigay siya ng signal sa brain na, uy, yung paa na to mag-weight bearing, kailangan kang magbigay ng signal para lumakas yung muscle dito. Para makaya niya i-weight bear, in layman's term, kaya niyang buhatin yung katawan niya. Pero, hindi pa talaga yan kaya ng katawan. Kaya, ang pinaka maaapektuhan dito talaga is yung tuhod. Kaya kung napapansin nyo, yung kamay ng physical therapist nasa tuhod. Tapos hindi nyo nakikita yung isang kamay niya nasa hips. Kasi yun yung ginagawa natin. Stable nyo talaga yung dalawang joint pag nagaganito kayong exercise. Weight-bearing exercise to sa kanyang affected leg, which is ito. Pag i-step niya to pataas dito, papuwersa yung paa niya na magkaroon ng lakas para buhatin yung buong katawan niya. Yan. Sa stairs, meron kaming kasabihan. Hindi mo kasabihan, yung talagang fina-follow namin. Pag yung patient niyo, sila lang mag-isa sa bahay, tapos gustong umakyat, or kung merong capability na umakyat ng hagdan na may, dapat may railing, meron kaming saying na, good goes to heaven, bad goes to hell. Ibig sabihin nun, pag paakyat yung patient sa hagdan, yung normal na leg nila, yung good leg, kumbaga, yun yung ihahakbang nila una. Tapos, ifa-follow yung affected leg, which is pantay. Tapos, good leg, affected leg, good leg. Pero dito, kinocontinuous nila kasi
therapy nga. Pagbaba naman is yung iuuna nila is yung bad leg, tapos pantay sa good leg, bad leg, good leg, bad leg, good leg. Rationally dyan is, pag once aakyat ka ng hagdan, yung good leg ang unang i-forward mo, ang iaakyat mo, kasi siya yung bubuhat sa buong katawan mo, pataas. Hindi kaya ng bad leg mo na ibubuhatin yung katawan niya, paakyat, kasi wala nga siyang strength, kasi weak or paralyzed yung paa niya. At kung mapapansin nyo dito, now hold on, not... yan. Pag-akyat ng patient, kasi dapat ito, hindi ito dapat mangyari sa bahay eh. Pero, treatment nga, para magkaroon ng stability, sinusupport nyo yung tuhod. Kasi ito yung usually na affected pag yung tuhod ay hindi malakas, yan yung reason kaya natutumba yung ibang patient. Okay? Pero pag nasa bahay, good leg, goes to heaven, bad leg, goes to hell. So dito, exercise, so okay lang kasi may mga physical therapies naman. Okay, now come on up again. Again. Good. Okay, hold on. Bring the leg out to the side. Good. And now left. Okay. Sabi ng physical therapist, ilagay mo ang paa mo dito. Bakit? Kasi kailangan natin ng malaking base of support. Ito yun, yung pagitan ng dalawang paa. Yan ang base of support. Kasi pag mas malapit itong dalawang ito, mas malaki ang chances na matutumba ang patient. Okay? So dapat mas malaki ang base of support, mas stable ang patient. Okay? There we go. And come down. And still, pagbaba niya, di ba? Ang purpose kasi kung bakit ang yung bad leg ang una mong ibababa is para yung good leg mo ang magbabalance ng buong katawan mo. Imaginin mo yung bad leg ang magbabalance ng buong katawan mo, tumba ka diritso. Okay, so yun yung purpose. Pero dito, pinapractice nila and at the same time, sinusuportahan ang tuhod. Left leg comes in. There we go. Good. Left, right, past it. All the way. Press through. See, tuhod na naman. Napaka- kasi pag hindi yan stable, pwedeng ma-move forward yung tuhod, ma-fall down forward yung patient. Ma-fall. Mahirap ma-fall. Okay. Straighten out the hips, pass it. There you go. Right foot all the way up. Good. Your weight to the right leg. Okay. Knees and tighten. You're going to step over with your left. Make sure you bend and bring the right one through. Shift to the right and tighten that right leg. There we go. Bend the knee. Bend it, and step over. Excellent. Yan. Dito yung ginagawa nila na gait training kasi yung tawag sa amin dito is yung dapat ma-release yung paa sa ground. Ang sabi ng PT, bend the knee. Okay, bend the knee. Bakit mo kailangan i-bend ang knee? Para yung paa mo totally talaga ma-detach sa ground. Hindi siya masayad. Pero may kulang konti, magdagdag lang ako. I'm not saying na ano ha, pero yung sa ibang patient ko, hindi lang yung bend the knee, raise your hips or yung hindi naman hips, yung paa, anong tawag ko? Yung pitcho. Hip flexion, okay. Hip flexion kasi yung iba hindi nila kayang magbend ng knee voluntarily. So para mabend ang knee nila is i-raise nila yung hip. Para automatically mabend yung knee. Okay? Kasi weak talaga yung muscle ng knee, hindi niya kayang mag-bend, mag-extend. So ang ginagawa kasi mas malaki ang muscle ng hips. So yun yung ini-instruct ko sa patient na flex your hips para ma-release sa ground yung paa mo moving forward. Step over. Excellent. Okay. Left squeeze. Good. Right foot over. Right foot over. And sit softly and step through. Good.
Am I actually tightening that up or? Yeah, you want to squeeze right here. Okay. Ngayon na siya cane na si Sir Joe. Kung napapansin nyo sa paglalakad niya, yan. Pag once yung paa niya na ito, yung nakabuhat sa buong katawan niya, itong paa niya na affected, saka yung cane nag-move forward. Tapos pag ito naman yung naka-raise, ibig sabihin itong affected leg niya tsaka yung cane niya ang nagsusupport sa buong katawan niya. Kasi kung wala itong cane, pwede siyang matumba this side. After the other. Keep even. It's a little harder. Yeah. Because you're standing on your right leg for the longer. Yeah. Have a seat. Right foot back. Okay. Pero siguro babalik pa rin siya for ilang session. Kasi kailangan pa rin ng strengthening ng paa niya. Tapos, pansin ko, yung kamay niya medyo hindi pa masyadong gumagalaw. Kailangan pa niya ng OT or occupational therapy. Yun lang for now. And kung meron pa kayong tanong, pwede na kayong maglagay sa comment section. Kung meron kayong suggestion, comment section din. And kung first time kayo sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And yung mga ibang videos ko, nasa description down below. And stay safe and kita-kits in my next video. Okay, bye-bye.